Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Hong Kong ay isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa buong mundo. Pero isang pagpatay ang yumanig sa sentro ng financial hub. Si Abby Choi, na isang modelo at socialite, ay naiulat na nawawala noong Miyerkules, February 21. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ang mga bahagi ng kanyang putol-putol na katawan sa isang bahay sa lungsod ng Taipo. Pagkatapos makita ang kanyang mga katawan, inaresto ng pulisya ang kanyang dating asawa at pamilya nito. Si Abby Choi Tin Fong, o mas kilala ng mga tao sa social media na Abby Choi, ay ipinanganak noong July 11, 1994 sa Hong Kong, China. Siya ay pangatlo sa kanilang 3 magkakapatid at lahat sila ay pinalaki sa Hong Kong. Ang kanyang pamilya ay mayaman at nagmamay-ari ng isang construction business sa buong China. Ayon sa local reporter sa Hong Kong, noong siya ay 18 taong gulang, ay ikinasal siya kay Alex Kwong at nagbunga ang kanilang pagmamahala ng 2 anak. Pero hindi nagtagal at nauwi din sa divorce ang kanilang pagsasama. Noong siya ay 22 taong gulang, ay pinakasalan niya si Chris Tam, na anak ng isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng napakaraming mga restaurants sa Hong Kong. Si Abby at Chris ay nagkaroon ng 2 anak at itinrato ni Chris ang 2 anak ni Abby kay Alex na parang kanyang mga sariling anak. Bilang socialite, hindi siya nahirapan na pasukin ang mundo ng modeling. Hindi nagtagal ay agad siyang sumikat bilang model at influencer, at ito ang nagbigay sa kanya ng mahigit 100,000 followers sa Instagram. Dahil sa kasikatan, siya ay may tinatayang net worth na mahigit kumulang na 100 million Hong Kong dollars o 7 million pesos. Noong nakaraang buwan, si Abby ay naging cover ng lifestyle magazine sa Paris at dito inilarawan siya bilang isang style icon at media personality na may napakagandang taste at passion pagdating sa fashion. Idinagdag nila na si Abby ay isang trendsetter na kaya niyang mag-mix and match ng mga damit na hindi mo aakalain na magiging maganda sa paningin. Hindi lamang sa Hong Kong siya sikat dahil siya ay lumabas din sa mga sikat na fashion magazine tulad ng Elle at Vogue. At isa din siya sa mga personalidad na laging dumadalo sa Paris Fashion Week. Hindi lamang sa mundo ng fashion umiikot ang mundo ni Abby. Siya ay mahilig din sa mga hayop. Co-founder siya ng isang animal rescue organization na tumutulong sa mga naabandonang hayop. At katulad niya, ang kanyang pamilya ay mahilig din sa mga mararangyang bagay. Ang kanyang ina ay mahilig mag-post ng kanyang mga luxury bags, kanyang mga fur coats at iba pa. Habang ang kanyang ama naman ay isang pribadong tao at hindi siya masyadong nakikita sa social media. Ang mga pulis ay nakatanggap ng report na nawawala si Abby matapos siyang hindi sunduin ang kanyang mga anak kay Alex noong nakaraang Linggo. Agad nag-imbestiga ang pulisya at ang nakuha nilang mga leads ay nagturo sa kanila sa bahay ng kanyang dating asawa na si Alex. Nang mahalugog nila ang 3 palapag na bahay, ay dito na nila nakita ang mga piraperasong katawan na hinihinalang kay Abby. Ang mga ito ay nasa loob ng refrigerator at ang ibang parte ay nasa 2 malaking kaldero. Inilarawan ng isa sa mga investigador na nakakita sila ng laman na sinahuga ng mga labanos at carrots at pinaniniwalaan nila na ito ay laman ng tao. Ang bungo at iba pang mga buto ay natagpuan naman sa isa pang kaldero. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang resulta ng DNA analysis at dental records na magkukumpirma kung ang mga ito ba talaga ay kay Abby. Noong Sabado, inaresto ang dating asawa ni Abby na si Alex, na natagpuan na naghihintay ng barko sa pier. Ang pulisya ay narecover ang 500,000 Hong Kong dollars na cash at mga mamahaling mga relos na tinatayang nagkakahalaga ng 4 million Hong Kong dollars.
Ang mga magulang at kapatid na lalaki ni Alex ay inaresto din dahil sa di umanong kaugnayan ng mga ito sa pagpatay sa socialite. Ang isang babae na nagngangalang Nang ay inaresto din dahil sa kanyang apartment nakita ang iba pang mga parte ng katawan. Dahil sa ongoing pa ang kaso na ito, ang mga detalye na ibabahagi ko ay base sa articles na napublish ng mga local reporters mula Hong Kong at ang mga impormasyon ay maaaring magbago pa as days go by. Dahil uulitin ko, ang investigasyon sa nangyari kay Abby ay ongoing pa. Lumabas na pagkatapos mag-divorce ni Abby at Alex ay patuloy pa rin ang sustento at pagtulong ng socialite sa kanyang dating asawa at sa pamilya nito. Bukod sa buwan ng sustento, si Abby din ang nagbayad ng bahay na tinutuluyan ng pamilya ni Alex. Ayon sa report, si Abby ay nagbayad ng 72 million Hong Kong dollars o katumbas ng 508 million pesos para sa bahay na makikita sa Kaduri Hill. Sa bahay na ito nakatira ang buong pamilya ni Alex, pati ang dalawa nilang anak. Isang malapit na kaibigan ni Abby na hindi nagpakilala pero itinago sa pangalang Miss Choi, ang nagsabi sa mga investigador na gusto na ni Abby na ipagbenta ang bahay. At nang malaman ito ng ama ni Alex, binantaan di umano nito si Abby na kapag ipinagbenta niya ang bahay, ay papatayin niya ito. So far, ayon sa mga ulat, ang mastermind sa pagpatay kay Abby ay ang ama ni Alex na si Cao Kuong na isang dating pulis na nakatanggap ng maraming awards bago ito magretiro. Si Kuong ay nagtrabaho sa Mongkok Police Station bilang isang sarhento sa loob ng maraming taon. Noong 2005, si Kuong ay inaresto dahil sa di umano'y panggagahasa. Pero kahit siya ay inaresto sa hindi malinaw na rason, ay nakalabas siya ng bilangguan at hindi nakulong. Pagkatapos ng kontrobersyang ito, ay napilitan siyang magretiro. Si Alex Kuong ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang dating asawa na si Abby. Si Alex ay walang trabaho at naiulat na ito ay nabubuhay mula sa pera ng modelo kahit sila ay hiwalay na. Sa pagsisiyasat ng mga netizens, napag-alaman na si Alex ay talagang isang wanted na tao matapos niyang itakas ang pera ng apat na tao na nagkakahalaga ng 5 million Hong Kong dollars. Noong 2015, siya ay inimbestigahan para sa fraud at napatunayan na siya ay nagkasala sa batas. Bagamat may inilabas na warrant of arrest para sa kanya, ay kailanman hindi siya naaresto. Sa katunayan, inihayag ng kaibigan ni Abby na si Miss Pau na kahit may warrant of arrest na, ay wala itong problemang maglabas-pasok mula Hong Kong at mainland China. Ang pera ay tila isang matagal ng issue sa loob ng pamilya Kuong. Si Anthony na nakakatandang kapatid ni Alex ay nagkaroon ng problema sa pera at para maayos ang sitwasyon, humingi ng tulong ang buong pamilya ng Kuong kay Abby. At para matulungan ang kapatid ng kanyang ex, kinuha niya ito bilang kanyang chauffeur o driver. Pinaniniwalaan na inatake si Abby sa loob ng sasakyan dahil sa mga dugong nakita sa loob nito. Ayon sa local reports, noong February 21, si Abby ay ipinagmaneho ni Anthony dahil nakaschedule na sunduin ng modelo ang kanyang dalawang anak sa Hong Kong Science Park. Pero habang malapit na sila sa Lion Rock Tunnel, ay biglang pumasok ang dating asawa ni Abby na si Alex sa sasakyan. Sa loob ng sasakyan ay nagtalo ang dalawa na nauwi na sa pisikalan. At dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway, nagkaroon ng malalang mga sugat si Abby na naging sanhi ng pagkawala ng malay nito. Sa halip na sa Science Park, pumunta ang sasakyan ni Abby, ibiniyahe ng magkapatid ang sasakyan sa lugar na kanilang tinitirhan sa Lung Mei Village sa Taipo, bandang alas 3 ng hapon. Di umano ay dito na nagdesisyon si Anthony, Alex at ang kanilang ama na patayin ang walang malay na si Abby at paghiwa-hiwalayin ang katawan nito. Di umano ay umalis sa bahay si Anthony at pagbalik nito ay siya ang nagluto sa mga parte ng katawan na parang isang soup. Kinabukasan, ang ama ni na Alex ay ibinayahe ang sasakyan sa Zhongbei Chinese Permanent Cemetery sa Chung Kwan O para itapon ang ibang parte ng katawan ng modelo. Nang pinuntahan ng mga pulis ang sementeryo,
ay agad nilang sinarhan ang lugar sa publiko para magkaroon ng imbestigasyon. Bagamat hindi sangkot sa pagpatay ang ina ni Alex, ay kinasuhan pa rin ito ng mga otoridad ng perverting the court of justice dahil pininiwalaan na alam niya ang tungkol sa malagim na pagpatay kay Abby, pero ito ay nagkibit balikat lamang. Ang isa pang suspect ay pinangalanan na si Miss Nang na naaresto noong February 26. Inamin niya na siya ay babae ng ama ni Alex at inuupahan niya ang isang apartment na makikita sa The Arch Complex bilang taguan ni Alex hanggang makatakas siya sa Hong Kong. Bukod sa kanyang pag-amin, ikinuwento din niya na bago siya ma-involve sa ama ni Alex, siya ay isang masahista. Silang lahat ay nasa custody ngayon ng pulisya at hindi sila pinayagan na makapagpiyansa. Ang nangyari kay Abby ay ikinagulat ng buong Hong Kong. Ang kanyang asawa ay malungkot sa kanyang sinapit. Inilarawan niya si Abby bilang isang mabait at mapagmahal na asawa at ina sa kanilang apat na anak. Sinabi niya sa press, and I quote, "She supported me and loved me very much. She also brought up 4 cute and obedient kids. It has been a blessing to be Abby's family or friend." Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!